Nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Yung mga YouTuber po na makikita nyo sa comment section, pakisubscribe nyo po sila. Pakisundan nyo po sila para paglaki nila, sila po ay makatulong. So may kasama na akong tutulong. Ah, ibig sabihin, mas marami po tayong matutulungan. Ang YouTube po at Google ay napakalaking kumpanya. Bale, wala po sa kanila ang 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Buong mundo, trillion-trillion ho yung mga pera niyan. Ngayon po, katulad ko po, ang YouTube ko po ay kayang kumita ng maximum na 5 milyon sa isang buwan. So kung yung may 2,000 YouTuber na puro Pilipino ay lalaki katulad ng channel ko. So ibig sabihin, kikita ko ng 5 milyon times 2,000 na YouTuber yan, eh si billion na po yun. Mas maraming maitutulong sa ating mga mamayan. Kaya po ako'y nananawagan na yung mga vlogger na makikita nyo sa comment section mamaya after nito, ay supportahan nyo po. Huwag po kayong magdalawang salita, huwag dalawang isip na sila i-subscribe din. Sapagkat sila po ay tutulong sa atin. Yung subscription nyo na lamang po sa kanila, ang tanging ambag nyo para sa ating mamamayan. Para mas marami pong tumutulong, hindi lamang ho ako. Ayun po. Kayang-kaya natin. So yun po. Nananawagan po ako sa less than a million subscriber ko. Paki-subscribe niyo po yung mga maliliit na channel. Para kahit papaano po makadagdag po. Pagkatapos po ng aking live, punta po kayo sa comment section within 5 minutes at makikita niyo po yung mga vlogger doon. Paki-subscribe niyo po sila. I-click niyo lang po yung kanilang mga pangalan o yung kanilang muka, tapos pag makita niyo yung kanila, subscribe na po. Tulungan niyo po sila. Sila po ay aking mga katulong para makarating pa ang tulong sa inyo. Ngayon, kung mas marami kami tutulong, imbis na 100 kaban lang yung itutulong ko, kung 2,000 kami ngayon, di napakarami ho natin matutulong. Pandemic lang yan! Pandemic ka lang! Pinoy kami! Ha? Di ba? Oh, yun. May agimat ang dugo natin. Alam nyo, yung dugong Pilipino, yan lang ang tinatawag na dugong bayani. Huwag nyo nang patulan yung mga basher ko. Baka mamaya may mangyari dyan eh. Puta ako papagbintangan. Huwag na. Alam mo, may araw din yan mga yang. O naman. O malay mo, masagasaan ng jeep yan pag naglalakad. O diba? Huwag na natin. Patawarin na natin. Pinapatawad ko na. Lahat ng mga basher ko, pinapatawad ko na. Pinapatawad ko na. So kung ano mangyari sa inyo, mamatay kayo dyan, wala ho akong kinalaman dyan, taas kamay ako dyan. At talaga hong wala akong kinalaman kung ano man ang mangyari sa inyo. Ako'y taas na ho yung kamay ko. Pinagpasa Diyos ko na po lahat yan. Ayan. Ngayon kung sakaling may papatay sa inyo, ay wala ho akong kinalaman dyan. Okay, oh. Ngayon pa lang, inuunahan ko na. Wala akong kinalaman dyan. Pinatawad ko na ho kayo. Pinapanalangin ko ang inyong kalakasan. Sana humaba pa ho buhay nyo. Ngayon, kung kayo biglang nasa kasaan dyan, may biglang bumaril sa inyo dyan, wala ho akong kinalaman dyan. Kaya, magpakabait na ho kayo. Sabi ko nga ho, napaka-easy lang ng buhay sa mundo. Kaya ito si Tatang. Tatang, I pray for you. I pray that may the good Lord God grant you more strength to live. Alright. Froylan and Karel. Yung mga nambabash kasi sa akin, iba kasi yung sinasabi nila sa ginagawa ko. So, ibig sabihin sila, yung hiya nila, hindi nila malaman kung nasaan pa yung kanilang hiya. Wala na silang hiya ho. Wala na mga mukha yung mga basher ko. Basta ako, wala akong kinalaman. Kung magkamatay yung mga basher ko, wala po akong alam dyan. Sila'y pinatawad ko na.